And alam nyo, I can say na isa ito sa mga best niacinamide skincare brands na meron tayo sa market today. Kasi tamang-tama lang yung kanyang percentage ng niacinamide. Tapos nga, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, may mga booster siya. Ang ganda ng formulation niya na talagang effect na effect para sa ating mga sensitive skin. What's up, Vanity Friends? Welcome back to my channel. For those who are new here, hello po, kamusta po kayo? My name is MJ Garcia Perez. At gumagawa po ako ng mga videos about skincare and lifestyle. So kung mahilig po kayo sa mga ganung klase ng content, don't forget to like this video, subscribe to my YouTube channel, and turn on the notification bell so you'll be notified whenever I upload a new video just like this one. At sa video natin for today, my Vanity Friends, ang re-reviewin naman natin is itong Nacific Phyto Niacin Whitening Essence Set. For those of you who don't know, Nacific is one of the best and leading skincare brands in South Korea. Nacific offers natural skincare products and understands changes in patterns in nature, leading to new changes and improvements constantly being made to their products through thorough research and development to bring out the very best in our skincare. So basically, that is Nacific. Ngayon, ano naman itong Nacific Phyto Niacin Whitening Essence Set? It's a special skincare solution and set siya. And ang nagagawa niya sa ating skin is para ma-improve yung textured skin natin if you have dull and bumpy skin. Tapos itong set nga nila, it includes this Nacific Phyto Niacin Whitening Toner, 30ml. Tapos meron din tayo ditong Phyto Niacin Whitening Essence naman na 50ml. Tapos meron din tayo itong Phyto Niacin Whitening Essence Sleeping Mask na 50g. Mabibili niyo po yung Nacific product sa kanilang official store sa Shopee and sa Lazada, which I'll be linking in the description box. So simulan na natin yung mismong review, my Vanity Friends, and yung application papakita ko rin po sa inyo. And just like the usual, sabihin ko lang sa inyo yung mga bagay na nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan sa mga products na to. So simulan natin ngayon dito sa Nacific Phyto Niacin Whitening Toner. This product removes deep-seated dirt and impurities that cancers can't remove. It makes the skin fresh, bright, and radiant. As you can see, I'm just putting a small amount of the product sa cotton pad, tapos gently pinapat ko lang siya sa aking skin and ginaglide ko siya ng sobrang gaan lang. As in, huwag nyo pong didiinan para hindi po matag ang ating skin. Now, here are the things that I like about this product. Unang-una na sa kanya, my Vanity Friends, is wala siyang sting effect pag ina-apply mo sa skin. Yung kasi ayoko usually sa mga toners pag ina-apply mo siya sa skin mo, minsan may mararamdaman kang hapde or slight sting effect. This one, wala talaga. Ang maganda pa rito, dahil sa formulation niya, nadi-deeply cleanse niya yung ating balat. Tapos yung cotton pad, katulad na nakita nyo kanina, as in may nahahakot pa siyang dumi sa ating face na hindi talaga na-remove ng ating mga cleansers. Tapos yung pakiramdam na ang lambot-lambot ng skin mo afterwards. Kasi diba, usually pa nag-toner tayo, parang feeling natin ang dry ng balat natin. Lalo na pag yung mga toner na nagagamit natin is rich sa mga alcohols. Talagang nakaka-suck out talaga siya ng moisture sa ating balat. This one, you'll definitely feel na sobrang soft talaga ng skin mo at na-hydrate niya talaga. Wala din ako na-experience na irritation sa kanya na, tulad ng pamamula, katulad ng sabi ko sa inyo, pagka-dry, wala pong ganun. Now, let's talk about the ingredients ng product na to. Alam niyo naman, pinaka-favorite ka yan sa mga skincare na nire-review ko, okay? And by the way, guys, I tried this product for straight 7 days. So ayun, wag po kayo malilito ha. Pag tinatry ko po, nagre-review ako ng isang brand, I'll make sure na solo ko lang sila ginagamit. And then after that, panibago na naman. Ganun talaga, tanggapin nyo na ang buhay ng isang vlogger, kailangan na yung mag-review ng mga skincare products, okay? Going back sa ingredients list niya, number one ingredients list na to is niacinamide, which is 5% lang, which is really good, guys. Kasi alam nyo, minsan yung problema sa mga niacinamide products is medyo mataas yung content nila, sometimes 10%. Maganda na 5% lang yung nilalaman na to na niacinamide kasi swabing-swabing siya. Okay na okay siya, even if you have sensitive skin, hindi siya ganun magre-react sa ating balat. Kasi diba, minsan pag sobrang taas ng niacinamide content, is sensitizing na siya sa ating skin. Ngayon, ano na may nagagawa ng niacinamide para sa ating balat? Unang-una na dyan is napapabrighten niya yung ating skin, tapos napapaganda rin niya yung texture ng ating balat, yung appearance ng pores natin, napapaganda niya. Tapos, may antibacterial properties din ang niacinamide if you have pimples. Another active ingredient ng product na to is Centella Asiatica. Alam nyo na yan, one of my favorites, guys. Sobrang ganda ng Centella Asiatica sa ating skin because napapagaling niya yung ating balat, sobrang soothing niya, tapos rich din siya sa antioxidants. This product contains Bambusa Vulgaris, which is very rich din siya sa antioxidant. Hindi siya water-based, guys. Based siya sa Bambusa Vulgaris, kaya maganda siya. And lastly, this product contains glycerin and other humectants na talaga namang beneficial para sa ating balat para mapalambot, mahydrate,
at mapaganda appearance ng ating skin. Ito po yung mga bagay na gusto ko dito sa toner na to. Ngayon naman, lumako tayo sa mga bagay na hindi ko gusto sa kanya. And guys, honestly, ito lang yung talaga hindi ko nagustuhan sa entire line ha. Sabihin ko na dito sa part na to, yung mga bagay na hindi ko nagustuhan, or yung isang bagay na hindi ko nagustuhan sa tatlong products na to, is meron siyang fragrance. So if you are sensitive sa fragrance, there's something to consider. Pero alam nyo, walang amoy talaga yung product pag ginamit mo siya sa face. Pero tinek ko kasi ingredients list niya, meron siyang lemon fruit extract, okay? Which is somehow beneficial din sa ating skin. Pero kasi naturally, fragrance pa rin siya. So it may be sensitizing kung sobrang sensitive sa skin mo sa mga fragrances. Pero tulad nga sabi ko sa inyo kanina, wala ako naaamoy pag ginagamit ko siya. Only because nasa dulo na ng ingredients list yung lemon fruit extract. So sobrang baba na niya talaga, or sobrang konti lang nun na halos hindi mo talaga siya maaamoy sa skincare product. Now let's move on naman dito sa Phyto Niacin Whitening Essence. Ito na yung star ng Pasko, my vanity price. Ito na yung pinakabongga for me ha sa entire line na to. Itong Phyto Niacin Whitening Essence nila is a fast-absorbing whitening essence that brightens dull skin while keeping it hydrated. Magda-drop ka lang ng konti sa palm mo, tapos gently lang, ikaskas mo lang siya ng konti, and pat mo lang siya sa iyong skin very gently, and super maa-absorb na siya. Ang bilis niya maabsorb and super soft niya sa balat. Now, ito naman yung mga bagay na gusto ko sa product na to. Unang-una na yung kanyang packaging, I like it kasi ang laki niya, ang daming naman ng product, tapos super hygienic niya, gamitin and convenient kasi meron siyang bottle dropper. So, hindi talaga makocontaminate yung iyong skincare product. Guys, iwasan yung i-directly contact itong dropper sa inyong skin ha, kasi makocontaminate yung skincare. Mag-drop lang kayo sa palm ninyo, tsaka nyo po i-apply sa inyong face. At katulad ng sabi ko sa inyo kanina, yung skin mo after mo maglagay is very soft. Wala din siyang lagkit factor at all, as in wala. Ang bilis talaga niya ma-absorb, tapos hindi rin siya heavy sa skin. Pagka-apply mo, agad-agad na-absorb na siya na ating balat. Kasi yun naman talaga yung purpose ng essence, diba? Mas mabilis talaga siya ma-absorb. Tapos hindi nga siya mabigat, as in parang wala kang suot. Now let's talk about the ingredients, or itong pinaka-active ingredients na product na to. Of course, meron siyang niacinamide, 5%. Na-explain ko na sa inyo kanina kung ano ba yung benefits niya. And meron din siyang Bambusa Vulgaris. Bonus part niya is meron siyang kasamang vitamin C. Alam naman natin, may vanity friends karamihan sa inyo, alam nyo na na ang vitamin C is napoprotektahan niya yung ating skin sa harmful UV rays ng sun. Not only that, napapabrighten din niya yung mga dark pigmentation dyan sa ating bala at nabuboost niya yung collagen production ng ating skin para makapag-repair ito. All in all, ang ganda talaga ng essence na to, as in bongga talaga siya. Lastly guys, itong Phyto Niacin Whitening Sleeping Mask. Ito naman yung ina-apply natin sa gabi bago tayo matulog at hindi po natin siya babanlawan. Ito namang Phyto Niacin Whitening Sleeping Mask is a lightweight sleeping mask that deeply moisturizes skin. It is also packed with whitening ingredients. I just apply a thin layer guys sa aking face as you can see. And then, pinapat ko lang siya very gently, minamassage ko siya sa aking buong face. And katulad ng sabi ko sa inyo kanina, iniiwan ko lang siya overnight. Now, let's move on sa mga bagay na nagustuhan ko sa product na to. And guys, nagulat talaga ako. And na-expect ko na itong sleeping mask na to is meron talaga akong mararamdaman na may something sa aking face. Dahil, yun nga, understandable naman na sleeping mask siya. Naka-leave on talaga siya on top of our skin. Pero guys, surprisingly, super lightweight niya sa balat. It feels nothing at all. Na-absorb siya ng ating balat. And wala siyang heaviness. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi ayoko na matutulog ako na may naka-apply sa skin ko na alam kong magdidikitan yung mga pathogens, yung alipugpog sa kama, ganyan, or likabok, or whatsoever. Walang ganun guys, kasi parang skin na skin mo lang din siya after mo mag-apply. Ang galing. Apart from that, non-irritating din yung product. Tapos super moisturizing niya. Ang lambot-lambot ng balat mo after mo mag-apply. Mafe-feel mo na. At pagising mo sa umaga, you can definitely see the glow. Parang ang blooming mo, ang lambot-lambot ng skin mo. Tapos nababawasan din niya yung redness. Active ingredients naman ito is of course, meron siyang 5% niacinamide. Meron din siyang Centella Asiatica na na-explain ko sa inyo yung mga benefits kanina. Tapos meron siyang green tea extract. Ang nagagawa naman ng green tea sa ating skin is very rich siya sa antioxidant. Tapos nasusoot din niya at nakakalma niya yung ating irritated skin. Meron din siyang kasamang vitamin 3 and damas roast extract na nakakapagpa-improve ng vitality ng ating balat. Lastly, meron siyang kasamang hyaluronic acid complex 7 na nakakapagpa-moisturize or hydrate ng ating skin. So that's basically yung mga bagay na nagustuhan ko at di ko nagustuhan dito sa Nacific Phyto Niacin Set. Alam nyo guys, maganda talaga siya. Sa 7 days na paggamit ko sa kanya, nakitaan ko siya ng magandang improvement sa aking skin. You will see more amazing result kung religiously gagamitin mo talaga siya.
gusto ko yung mga active ingredients niya, talagang dedicated siya para mapabrighten or mapawhiten yung ating skin. Tapos may mga kasama pa siyang boosters na nakakapagpasuot, nakakapagpa-improve ng texture ng ating balat. And alam nyo, I can say na isa ito sa mga best niacinamide skincare brands na meron tayo sa market today, kasi tamang-tama lang yung kanyang percentage ng niacinamide. Tapos nga, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, may mga booster siya, ang ganda ng formulation niya na talagang effect na effect para sa ating mga sensitive skin. Try nyo guys para mapatunayan nyo din kung naghahanap po kayo ng niacinamide. Madalas maitanong sa akin yan. I-try nyo. Lalagay ko na lang po yung link sa description box kung saan nyo siya pwedeng mabili. So that's it my vanity friends. Sana po ay na-enjoy nyo yung video natin for today at nakatulong po sa inyo yung review ko. And huwag kayong mag-alala, mas marami pa pong tayong video na ilalabas sa mga susunod na linggo. I'm constantly trying new skincare products para po sa inyo, para makapag-share po ako ng knowledge at saka ng review ko bago po kayo makapag-try. Maraming salamat my vanity friends. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, don't forget to like it, subscribe to this YouTube channel, and follow me on all my social media channels which I'll be flashing right on your screen. Maraming salamat po. God bless as always, and as usual, you guys are really, really awesome. Bye!